Hello mga master, please subscribe to Kuya JM Story YouTube channel at huwag nyo rin kalimutang i-ring ang notification bell para kayo ay ma-update sa aking mga susunod na mga video. Ako nga pala si Kuya JM at ito ang aking mga kwento. Good morning sa inyong lahat mga master. Ngayong araw na to ay special kasi ituturo kayo dito sa aming barko. So, simulan natin yung ship store natin mga master dito sa loob ng accommodation. So, tara, samahan niyo ako para makita ninyo kung ano yung itsura ng isang barko. Mga master, dito natin simulan yung ship store natin sa fire control station. Bali port side ito sa loob ng accommodation. Pagpasok nyo ng fire control station, dito nyo makikita yung mga control. Halimbawa, magkaroon ng apoy na malalaki sa makina or sa pressure room. Dito yon. Halimbawa, dito yung release ng CO2. Kung malaki na talaga, large. At dito rin nakalagay yung pang-firefighting equipment. Yan, ginagamit ng smoke driver pag nagkaroon ng apoy. Every week naman, mayroon kaming drill. And every month, mayroong fire drill at abandoned ship. So, sinusuot ng smoke diver ito ang kanilang mga fireman's outfit. Nandito rin, mayroon din ditong EEBD or emergency escape breathing device. Kung just in case na magkaroon ng apoy at usok, at di ka makahinga, yan ang susuotin mo. So, ayan, makikita nyo mga switchbox, mga control panel yan mga master. Pasukin naman natin yung upper deck ngayon. Ayan, ito yung upper deck ng accommodation. So hanggang doon yun mga master sa kabila. Starboard side naman doon kasi ang pumasok ako sa port side. Itong area na to, ito yung deck changing locker. Para ito sa mga deck crew, visa nito nila. At namin pala. Ayan mga master. So ayan yung changing locker ng deck crew. Ito naman yung cargo switchboard room. So nandito yung mga switchboards, electricals, ang kita ninyo. Ayan, ayan ang itsura. At dito yung laundry ng mga crew. Ship's laundry ito. Malaki ito mga master, yung laundry namin. Ako makikita ninyo, ang daming coveralls. Sa mga crew yan, may mga washing machine, may dryer washing machine. So ayan po, makikita ninyo. Dito naman sa side ng starboard side, paglabas ko ng pintuan ng accommodation, dito ang hospital. So makikita mo agad dyan yung hospital. Merong mga gamot dyan, o halimbawa mayroong emergency na crew, nagkaroon ng sugat o hindi unusual na mga pangyayari, dinadala dyan sa hospital. Punta naman tayo ngayon dito sa unang hagdan. Pagdating dito sa unang hagdan, packet yan sa A-deck. So madadaanan mo yung gymnasium or Swiss crew. Ibig sabihin dito, pag may mga transit sa Swiss Canal, dito nag-stay yung mga Swiss crew. So dito, ang gym. Makikita ninyo mga master. Yung gym na yan, para yan kung gusto nyo mapawis, mag-exercise, magpalaki ng katawan, dito kayo. May mga gamit dito. Gusto nyo rin mag-boxing, may punch and bag. Ayan, may mga plates kung makikita ninyo. Ito yung ship's gym. Tayo ngayon ay aakyat na sa A deck.
Unahin muna nating silipin yung Crow Recreation Room, mga master. Pasukin natin. Yeah. Ito yung Crow Recreation Room. Dito nagagathering yung mga crew pagka Sabado ng gabi. Yan. Nagre-relax, nagbi-video okay, nag-shot-shot, chill-chill. Nice. Yan, ito yung crew recreation room namin. So, malaki siya. Pwede dito mag-chill-chill. Dito naman sa kabila, dito yung cargo control room. Yan, dito yung mga switchboard ng cargo control room. Dito pag nag-cargo operation, pag nag-loading and discharging, dito yon. Dito nag-monitor ng mga kargada, pag naglo-loading, nag-compute. Dito rin yung opisina ni Chipmate. Dito siya lagi naglalagi. Ayan, ito yung cargo control room namin. Magkatabi lang yung ship's office at saka cargo control room. Dito lang siya, pero may isa siyang pintuan. Pagpasok mo dito, may mga computers. Ayan, printer kasi dito kasi nag-print ng mga papeles, naghahanda. Ito yung ship's office, maliit lang ito, katabi ng cargo control room. Pasukin naman natin yung Chromis room. Ayan, mga master. Ito yung Chromis room namin. Ayan. Dito kami kumakain. Mga crew, Filipino crew, lahat. Dito po kami kumakain. Ayan. May TV rin dito pag nanonood kami ng balita. So dito nilalagay yung mga pagkain, mga plato, kutsara, tinidor dito po. Ayan, marami pa ito. Makikita niyo maraming ulam. Masarap magluto yung chief cook namin. Hindi siya tipid. Ayan, may mga pagkain pa. Pag gusto nyo kumain, pagkatapos ng duty ninyo, kain lang kayo dito. Ang pintuan na to naman, dito yung daan papunta sa provision stores namin. So, buksan natin, silipin natin kung anong itsura ng provision stores. Dito nakalagay yung mga supply namin ng mga pagkain, mga dry goods, lahat. Mga kape, mga dilata, kung ano-ano pa. Dito nakalagay yung supply ng mga pagkain namin sa provision stores. So malaki din ito, guys. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, maraming soft drinks. Ayan. Puno, kasi kaka-supply lang namin, kaka-provision lang. Ito yung area na to, mga frozen ito. Sa meat room, ayan, nakalagay yan, mga carne. Dito naman, mga vegetable, mga gulay, fish room. Silipin natin, mga master. Ayan, ang lamig ng temperatura dito sa fish room na to. So, hindi na tayo papasok, silipin lang natin. Ito naman, dito yung vegetable room. Mas makikita ninyo, ayan. Ang dami, mga gulay, nandito lahat nakalagay. May kanya-kanya silang temperatura. Nakalagay dito, fresh milk, juice. Ayan. Ito naman yung meat room. Ayan. Ito yung mga baboy, karni, baka. Ayan sa loob. Ang lamig dyan, mga master. Huwag na natin pasukin. Paglabas naman ng Chromis room at saka doon sa gali, lipat naman tayo dito sa officers recreation room. Tingnan natin kung anong itsura ng kanilang recreation room. Ito yung officer's recreation room, mga master. Ayan, ang ganda. Malaki siya. Dito naman yung mga officers naglalagay, nag-i-stay. Smoke room din nila ito. Ito, this is my good chief engineer. Ayan. Hello! Sa tapat ng officer's recreation room, dito yung kanilang mess room. Officer's mess room. Ayan, ang laki.
Ayan mga master. Officers recreation room dito. May sarili din silang pagkain dito. Mga utensils. Tagusan lang ito mga master kasi yan gali yan doon sa kabila. Crew recreation. Akyat naman tayo mga master sa B-deck. Nandito na tayo ngayon sa B-deck. Pasukin natin ngayon yung kabina ko. Sisilipin lang natin. Ayan, pagpasok mo sa kabina ko, merong agad na maliit na ref. Bawat crew merong ref kanya-kanya. May basurahan din. Diyan sinisegregate yung plastic at saka yung papel. Bawat kabina may sariling toilet or CR. Ito yung itsura ng toilet namin. Itong toilet bowl na to, pag flush mo siya, ayan, dito, hangin. Hangin yung nag-ooperate sa kanya. Parang sa aeroplano. Subukan natin ah. Ayan, pakinggan ninyo. Hey, that's pretty good. At ito naman yung kama na ng mga crew or kama ko. Maliit lang yung mga kabina namin. Hindi ganun kalakihan. Pang isang tao lang talaga. May sarili ding mga cabinets. May telepono. At ito naman yung C-deck. Pagpasok mo ng pintuan, yung katapat niya agad is yung conference room. Nandito yung conference room ng barko. Dito nagmi-meeting yung mga bisita o halimbawa may umakyat na mga superintendent galing sa opisina. Dito yun. Parehas lang ang itsura ng B-deck sa C-deck. Ang pinagkaiba lang ng B-deck sa C-deck, yung B-deck doon yung mga kabina ng mga crew ratings. Dito naman sa C-deck, ang kabina ng mga officers, mga engineers. Kasama na doon yung Big Four, si Chief Mate, Second Engineer, si Chief Engineer, at saka si Kapitan. Yan lamang sa ngayon mga master. Sana po nagustuhan ninyo yung aking vlog. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Kuya JM Story. At huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para kayo ay ma-update sa aking mga susunod na video. Thank you mga master. See you next time around.